talagang puwersado yan. Kapag pinilit po natin yan ng matigas, lalong-lalo na yung, po yung ganyan, siyempre hahanap po yan ng ano, yung pinaka-weak part po na part ng equipment, yun po ang bibigay. So expected po natin dito, magre-range po yan ng mga 40,000 hanggang 50,000 na naman ang expenses po natin dito po sa isang jeep pa. Buhay probinsya po tayo, hindi po ganun kadali mga Kalingap, ano? So mabilis po ang pera dito, kumbaga talagang ano, hinihigop mga Kalingap, ano? Ayun, what's up guys? Muli, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po uli si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, naroon tayong panibagong vlog po uli mga Kalingap. Ako po'y magbigay lamang po ng update dito po sa mga ilang equipment po natin dito sa probinsya na kung saan ay marami pong sira mga Kalingap, ano? So, titingnan po natin isa-isa dahil mukhang napapalaban po tayo ng gastusin ngayon dito. Pero bago po yan, konting paalala muna. Baka sakaling meron pa po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po mga Kalingap, mga katugang natin. Isama rin po natin, July Paunil 2.0. Pakifollow po yun, tapos pakilike din po yung mga upload po natin doon. Maraming salamat po. At sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalinga Prab, sina Added na Vlogs, saka po si Japper Sniper, suportahan din po natin. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin o kaya i-share po natin yung update sa ating mga equipment po dito sa probinsya mga Kalingap. Kung ito pong matatandaan, nung bagong dating po tayo dito sa bahay po ng nanay ko, ipinakita ko po sa inyo ito pong rotovator mga Kalingap. Kumakagat na? Dito si Kuya Clutch. Ah, sa klas? Nabanggit natin noon na meron pong diferensya. Kaso nga lang po mga Kalingap, sa iyo pong kaalaman, nakakalungkot man. Inayos na po ito, binuksan na po ito ng dalawang beses dahil nga po yung unang sira, yung findings, yung clutch lining. Kaso nga lang po, nung naisoli na, mayroon pa palang ibang diferensya. Yung pinaka-spline niya, yung pinaka-drive shaft niya, papunta doon sa may gulong, may problema din po. Kaya binuksan po uli. Yan nga po mga Kalingap po. Bali, pangatlong bukas na po ito. So, nakakalungkot man. Kaso nga lang, talagang ganun. Ayan o. So, ito yung pinaka-spline, ano? Ayan, yung part na yan. Yung pinaka- female niyan, yun po ang nagka-diferensya. So sa ngayon po, papalitan po yun or titingnan po kung sakasakaling po pwedeng i-machine shop, i-machine shop. So kung hindi naman po, papalitan po ng bago. So pinagkatiwala na po natin yung doon sa mekaniko, siya na po ang pumunta doon sa Naga dahil tagaroon naman po siya. Tapos pinagbili na natin na sana maayos yun o kaya makabili ng bago para mamaya maikabit na po uli. Ano mga Kalingap? So nakakalungkot man. So dito po sa isang equipment na ito, ang approximate natin na gagastusin dito, mukhang hindi na po bababa ng 20,000. Dahil yung labor pa lang po nito, yung initial na usapan namin, 10,000 na po kaagad. Kaso nga lang po, medyo nag-extend uli dahil nagbukas uli dito sa panibagong problema. So titingnan po natin kung magbibigay siya ng konsiderasyon, sana konting-konti na lang po siguro yung difference na sisingilin po sa atin. Pero magaganon pa man po, tayo naman ay wala tayong magagawa talaga, mga Kalingap. Ganoon po talaga ang mga equipment kapag ho talaga wala tayo, talagang hindi mo alam kung paano gamitin. Yung findings po mga Kalingap, base po sa ano, pagtatanong-tanong namin, investigasyon natin, talagang meron silang parang inararo na matigas mga Kalingap. Tapos meron ang diferensya, tuloy-tuloy pa rin po sila. So siyempre alam naman po natin ang equipment, talagang puwersado yan. Kapag pinilit po natin yan ng matigas, lalong-lalo na yung, po yung ganyan, siyempre hahanap po yan ng ano, yung pinaka-weak part po na part ng equipment, yun po ang bibigay. So dito po sa case dito, ang bumigay po ay yung pinaka-spline, yung pinaka-drive shaft niya, at saka yung ano, yung clutch disc mga Kalingap. So ano, nakakalungkot man. Sana ho, maayos na po ito. Tapos sa mga susunod, maging maingat na yung mga operator natin, yung mga gumagamit po nito. Kasi sayang po eh, no? Hindi naman ganun kalaki ang kinikita po nito. Sabi ko nga po sana, ito po ay pang sariling gamit na lang. Kaso paminsan-minsan po, hindi maiwasan, ginagamit po nila sa iba. Yung parang rental ang dating.
So gaya po ng binanggit ko po nung nakaraan na hindi natin nare-recommend po ito, itong Rotovator. Recommended natin ito para lang po sa pangsariling gamit. Pero kapag po talaga pangrenta para kumita ng konti, hindi po advisable. Luging-lugi po tayo, mga kalingap. Ano po? So bukod po dito, mga kalingap, yung isa pa po nating ano, yung harvester naman, meron din pong problema 'yon. Although sa ngayon nagagamit pa po 'yon, pero meron pong dinaramdam 'yon. Ang nangyari naman po doon, nag-overheat daw po 'yon. So ngayon po ang problema, makonsumo na po sa coolant, tapos yung pinaka-breather niya, medyo malakas yung singaw. So ang initial findings, so baka blow-by na siya. Okay naman, kung hindi singaw sa cylinder head, pero sa malamang yung piston ring na apektuhan, kaya medyo ano na siya, parang blow-by siya. So kung sakasakali, dudukutin po yun, mga kalingap. So antabay po tayo, ipapacheck po uli natin yon para ano, para maging maayos na sa mga susunod na anihan, wala na po tayo maging problema. So pangalawa po yung mga kalingap. Tapos yung pangatlo, mga kalingap, ito namang isa. Kung nyo matatandaan, ito pong jeep natin na ito. Naayos na ito sa ngayon, mga kalingap. Pero gumastos din po tayo dito ng ano, yung sa labor, 7,000. Tapos yung sa mga parts, siguro po mga 10,000 to 12,000 din po itong naging diferensya nito. Pero sa ngayon ho, okay na yan, mga kalingap. Pumapasada na po yan. Kahit paano ho, ito naman, nagbaboundary po yan ng 700. Yun naman ho yung ginagamit ng nanay ko dito pang araw-araw. Kaya nung medyo po nasira ito, isang linggo hindi nakapasada, malungkot po si nanay. Pero ngayon po, mga 4 days na yata ang pumapasada uli. So masaya na siya, meron na siyang 700 araw-araw. Ano po? So ngayon po, ito pa ang problema. Ito ang malaking problema, mga kalingap. Ito pang isang jeep. Yan. Kasi po ito, na-stack po ito ng ano, mahigit 2 taon or halos 3 taon, mga kalingap. So ang problema nito, ano yan, i-check up po lahat yan, makina, yung mga pangilalim niya. Lahat po ng moving parts, ano, yung may mga dating langis, mga grasa, iisa-isahin po yan. So ang initial pong usapan namin ng mekaniko, ang labor po niyan, nasa 20,000 na. Tapos yung mga parts siguro, kamukha kasama yung mga battery, hindi rin po siguro bababa ng 20,000. So expected po natin dito, magre-range po yun ng mga 40,000 hanggang 50,000 na naman ang expenses po natin dito po sa isang jeep pa. Na kung saan, nanghihinayang naman po tayo. Parang iniisip ko sana, wag na huli itong paayos. Kasi kumbaga, yung income naman po niyan, hindi naman ganun kalaki. Kaso nga lang po, iniisip din po natin, sayang naman, baka tuluyan ng mabulok. So siyempre, naalala naman po natin, pinaghirapan po yun ng tatay natin. Kaya siyempre dapat, asikasuhin din natin, hayaan na natin yung gastos, mga kalingap. Kaya sa madaling salita, pera lang po ang katapat. Lahat po ng equipment na yan, may ayos po yan, basta meron pang gastos, mga kalingap. So ganoon po uli, nakakalungkot man, kailangan pong gumastos ni Kuya July dito po sa mga gamit po natin. So apat po yun, mga kalingap. Yan po ang apat na inaayos po sa ngayon. Kaya hindi po ako makaalis-alis sa ngayon, mga kalingap, ano? Dahil kahit paano po, yung mga update po niyan, may mga binibiling equipment. So yung mekaniko po natin, lagi po natin kausap. So yan po ang ating latest update po dito. Actually, meron pa pong iba, ano, yung owner type po natin, medyo kailangan pa i-condition yan. Tapos meron din po ditong tricycle, mga kalingap. Yung tricycle ng tatay ko, nakatingga rin po doon sa bandang dulo na yon. Tapos yung owner naman nandito. Pero siguro saka na yan, hindi po masyadong mahalaga pa yan. So unahin lang po muna natin itong dalawang equipment sa pagsasaka, Rotovator at saka po harvester, tapos naman itong dalawang jeep natin. So kapag ho naayos na ito, kahit paano siguro medyo maalwan-alwan na tayo, mga kalingap. Wala na masyadong sakit ng ulo. Ano po? So yan po ang update natin. Buhay probinsya po tayo. Hindi po ganoon kadali, mga kalingap. Ano? So mabilis po ang pera dito. Kumbaga talagang ano, hinihigop, mga kalingap, ano. So magaganon pa man, kailangan po nating tanggapin. At pasalamat pa rin po tayo sa Diyos na kahit paano, meron tayong ano, konting panggastos pa, mga kalingap, para dito po sa mga gamit po natin. So maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa ating update sa ngayon. Patungkol po kay Kuya July dito po sa probinsya. So maraming salamat po sa inyo. So siguro po, patuloy po nating suportahan ang ating YouTube channel. Kahit paano, baka sakaling makatulong din po dito sa pagkagastusan po natin. So maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong pagla-like, pagsishare po ng ating mga videos. Maraming salamat po. So paalam po muna tayo, mga kalingap, ano? Pero bago po yun, shoutout po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga viewers, sa ating mga supporters na walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel at saka po sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sa ating mga kasamahan sa COOS, Kalingap, OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta din po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang,
at saka po ni Kalingap Rab. So sa ating mga kasamahan, mga reactors ng Kalingap, yung mga pinangalanan na po ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal Santos Matubang, shout out po sa inyong lahat. Doon po sa hindi pa, antabay lang po tayo mga Kalingap, baka sakaling mapasama rin po tayo. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna, kita-kita na lang tayo sa mga susunod ibang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sabang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.